Walang scam at hindi overpriced. Ito ang iginiit ng Agriculture Department kaugnay sa biofertilizer na kanilang inilabas para sa mga magsasaka. Si Clazel Pardilla sa report, Rise and Shine, Clazel. Malaking problema na nga ang banta ng El Nino. Ipinangangamba pa ngayon ng ilang grupo ng magsasaka ang nagbabadya umanong fertilizer scam. Nitong April 27 kasi, inisyo ng Department of Agriculture ang Memorandum Order No. 32. Dito nakasaad ang mga guidelines sa pagbili at pamimigay ng biofertilizer. Isang uri ng pataba na may buhay na mikrobyo na bibilin sa ilalim ng National Rice Program. Saad ng memorandum na pirmado ni Yusek Leocadio Sebastian na dati nang naugnay sa ilegal na Sugar Order No. 4. Ang presyo ng abono na sasapat sa isang ektaryang sakahan, 2,000 pesos kung biofertilizer. Mas mura raw kumpara sa dalawang bag ng kemikal na patabang urea na abot sa 4,000 pesos. Pero hindi rito kumbinsido ang samahang industriya ng agrikultura at sinabing overpriced ang inilabas sa presyo ng DA na posible umanong isang panibagong fertilizer scam. Ang presyo nga ng biofertilizer sa isang hektarya na cost na sa 500 pesos lang, ito is 2,000 pesos ang sinasabi. So around 3 to 4 times yung presyo. So malaking mawawala sa government yung pera kung ito ang scheme ang gagamitin na in which overpriced ng 300 to 400 times. Pero agad na pinabulaanan ng DA na overpriced ang bibilhing biofertilizer. Gitpa ng ahensya, hindi ito magiging fertilizer scam. Hindi magiging fertilizer scam ito. Hindi naman fixed na 2,000 yun eh. That is hypothetical lang to illustrate the savings ba. Dadaan naman sa procurement system ang kwan eh. Hindi naman maging scam yan na kwan eh. Ang kwan dito eh, basta may rule dyan na yung isama yung effectivity, yung price, at saka yung availability. Karaniwang ginagawa ang biofertilizer sa bansa habang inaangkat naman ang urea. Bagaman mababawasan ang pagdepende sa importasyon kung gagamit ng biofertilizer, sabi ng Federation of Free Farmers, dapat siguruhin ng DA na epektibo ito sa pagpapalago ng tanim. Zal Pardilia, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.